Ganun po ang pinakamain objective natin na mapaganda, mapasigla ang hanap buhay sa munisipyo. Hindi lamang trabaho ang naibigay natin, kundi magkukuha natin ng tao paano maghanap buhay. Sinasabi nga kanina, kailangan ang sustainability. Kung hindi tayo titigil na maghanap ng mga investors at gumawa ng mga proyekto para mabigyan ng mas maraming panghanap buhay, mas ma-sustain ng mga tao ang ating gagawing business center at negosyo at trabaho para sa tao. Maraming pa po. Simula pa lang po ito ng gagawin, ginagawa natin. Napakarami pa natin gagawin project. Makikita niyo po yan sa mga susunod natin gagawin kasi itong business center, nandito na po lahat ang dahilan para magkatrabaho ang mga tao at makapaghanap buhay ang mga tao. Meron tayong Mango and Food Processing Facility. Andito yung TESDA Provincial Training Center. Gagawin natin ito napakalaking munisipyo ng Mobo. Set up tayo ng maraming mga tindahan para mas maraming makapaghanap buhay. Kaya na sinabi ko, tayo po ay isang fourth class municipality. Napaka mahirap na lugar itong Mobo at yun. Yung panahon, para siya ghost town kasi may disadvantage sa pagiging malapit natin sa city. Wala nag-i-invest kasi bakit ka mag-i-invest kung malapit pa tayo sa city? Ngayon, binabago natin ang dahilan. Kaya meron tayong hashtag na Move to Mobo kasi yung development is papunta na ng, yung movement ng development papunta na ng Mobo. Andito na yung lahat ng dahilan para kami ay ang munisipyo ay mag-elevate. Andito na, meron tayong coastal areas, meron tayong mga fish, malalaking fish pond, meron tayong minerals, meron tayong agricultural land, meron tayong coconut land. Maganda ang tourism activity sa munisipyo ng Mobo. Kaya hindi po pwede maging isang fourth class municipality. Darating ang panahon, mag-elevate kami, maging first class, or kung swerte na maging city. Pero matagal na panahon pa yan. Hindi pa kaya.